Hi everyone! Welcome to Zero Tech Reviews. So nandito sa atin ngayon yung Realme 5i, ang pinakabagong budget phone ng Realme. I-unbox natin to ngayon at aalamin natin kung ang ibig sabihin ba ng letter I sa Realme 5i ay improvements. At aalamin din natin kung ano yung mga noticeable changes ng Realme 5i sa Realme 5. Okay, so ito yung box na guys, sobrang simple at kitang-kita nyo naman all over, naka-Realme yellow itong box niya. At sa pinakagitna ng box, makikita natin yung malaking 5i at merong Realme logo sa both sides ng box. Sobrang simple lang ng box. At sa likod, makikita natin ang basic specs. Hindi na natin yan masyadong pag-uusapan ngayon, mamaya na lang. So tanggalin natin ang plastic. At pag-open natin ang box, syempre bubungad sa atin yung document sleeve. At dahil review unit ito guys, walang laman yung document sleeve natin. Pero supposedly, nandyan dapat yung jelly case at documentations. At pagtanggal natin ang document sleeve, nandyan naman yung Realme 5i mismo na naka-plastic. Pero tingnan muna natin yung ilalim ng box. Nandyan yung micro USB cable at 10W na power brick. Okay, so puntahan natin tong phone, tanggalin natin yung balot. Okay, in all fairness guys, sa design ng Realme 5i, kakaiba siya sa mga Realme phone so far na na-unbox natin dito sa channel. At napaka-distinct din ng design niya na unang tingin mo pa lang, alam mo na Realme 5i agad yung phone na yon. At sa patterns guys, kung mapapansin nyo, meron parang spotlight dun sa design. At siguro yun itatawag ko sa design nito, spotlight. At yung textures o patterns ng Realme 5i ay merong resemblance sa Realme C2. Kasi yung Realme C2 guys, magaspang yung patterns niya, meron talagang texture at hindi madulas kung ikukumpara natin sa Realme XT tsaka sa Realme 5 Pro. Tapos yung design ng Realme 5i sa gilid ay pointed, hindi siya rounded. So yun pa isa sa mga design changes ng Realme 5i. Pero yung buttons, same pa rin yung location o yung placement. Sa right side, nandyan yung power button o yung lock button natin. Tapos sa left side naman, volume rockers. Okay, so i-on natin yung Realme 5i. So habang sineset-up ko, ito muna yung full specs ng Realme 5i. Sa display, meron siyang 6.52 inches IPS LCD 720p display na meron 269 ppi. At yung screen niya ay protected ng Corning Gorilla Glass. Pero hindi pa natin alam kung anong version niyan. Pero kung titingnan natin yung Realme 5, naka Corning Gorilla Glass 3 Plus yun. So, pwede natin expect na ganun din yung version na ginamit dito sa Realme 5i. At yung body niya, same pa rin sa Realme 5i. Splash resistant pa rin. Plastic yung likod. Plastic din yung frame. Pagdating sa operating system, naka Color OS 6 na siya on top of Android 9. Pero ina-assure sa atin ng Realme na ma-upgrade to Android 10. Itong Realme 5i. Pagdating sa chipset at memory, meron tayong Snapdragon 665 pa rin, 11 nanometer, katulad pa rin ng Realme 5. At sa memory, meron tayong 32GB of internal storage at 3GB of RAM. At itong unit na nire-review natin ay 64GB of internal storage na merong 4GB of RAM. Pagdating sa camera sa likod, meron siyang quad camera pa rin. Meron pa rin siyang 12 megapixels na main shooter na merong 1.8 aperture, 8 megapixels 2.3 aperture na ultra wide, 2 megapixels na merong 2.4 aperture na dedicated macro camera, 2 megapixels na merong 2.4 aperture na depth sensor. At sa video, kaya niyang mag-shoot ng 1080p 30 frames per second at 4K 30 frames per second. Pagdating sa front-facing camera, meron siyang 8 megapixels na meron 2.0 aperture. At lastly, sa battery, ganun pa rin, 5,000 mAh na battery, natatagal ng up to 30 days of standby time, plus meron pa yung reverse charging. At pagdating sa speed na kanyang charging, 10 watts lang yung kaya niya. Okay, una natin pag-usapan guys ay yung design. Balikan lang natin yung sinabi ko kanina. So, yung design ng Realme 5i ay merong texture. Ibig sabihin, hindi makinis yan. May mapifeel ka talagang texture sa kanya. At dahil dyan, hindi ko masasabing mukhang mumurahin yung phone na to.
well-designed talaga ng Realme itong Realme 5i. At with all honesty, kung pwede lang na huwag kong lagyan ng case itong Realme 5i, gagawin ko. Kasi sobrang gusto ko talaga yung ganitong design. May texture na nagbibigay ng additional grip kapag hawak natin. Pero syempre, gusto natin ingatin yung phone, so may case pa rin. Sunod yung ColorOS. Sa ngayon, wala pa tayong noticeable changes na makikita sa ColorOS 6 ng Realme 5i. As in, same pa rin sila sa Realme 5 at Realme 5 Pro. Pero looking forward talaga tayo dun sa Realme UI na merong dark mode, mas smooth, at mas madaming helpful features na wala sa ColorOS. Pero sa ngayon, wala akong may ko-complain sa ColorOS ng Realme 5i. Pero hoping ako na sana magkaroon ng dark mode itong ColorOS 6 habang hinihintay natin yung Realme UI. Pagdating sa screen, okay, let's be real guys, 720p sa isang IPS LCD, hindi yan enjoyable, lalo na kung nasanay ka sa AMOLED displays. Hindi ka masyado mag-enjoy sa media consumption or sa gaming kasi hindi ganun ka punchy yung color ng display at hindi rin ganun ka sharp. However, para sa price ng Realme 5i, hindi ako magre-reklamo sa display nito. And to be honest, kahit na medyo soft yung mga text dito sa display ng Realme 5i, makakasanayan mo rin naman after ilang days. At sa pa, para sa 5,000 mAh niyang battery, napakalaking tulong ng 720p display para tumagal talaga yung battery ng Realme 5i. At speaking of battery, same pa rin sila ng Realme 5 katulad ng sabi ko kanina, meron siyang 5,000 mAh na battery with reverse charging. Ang problem lang ay yung speed kapag sinacharge mo siya. So 10 watts lang yung maximum na kaya niya. Pero tanggap ko na yun dahil matagal namang malobat yung Realme 5i kasi nga 5,000 mAh yan. So pag-usapan natin ngayon guys, yung iba pang noticeable changes ng Realme 5i kung ikukumpara natin sa Realme 5. Pero bago yan, ito muna yung featured products natin. So ito yung Gadgets of Joy from Joyroom. So meron sila guys, Magic Flute Bluetooth Wireless Selfie Stick. So kung mahilig tayo mag-selfie, or kung nagbo-vlog tayo, or kung magka-travel tayo at kailangan natin ng mas magandang grip sa phone natin kasi yun ang gagamitin nating camera, malaking tulong yung selfie stick na to. At mabibili natin yan for 490 pesos lang. At kung hindi naman selfie stick yung hanap natin, meron naman silang tripod na meron pa ring Bluetooth wireless remote. At yan yung kanilang Phantom series na mabibili natin for 990 pesos. At lastly, nandito sa atin yung 10,000 mAh na power bank nila na merong dual USB-A output. So, dalawang device yung pwede nating i-charge dito ng sabay. At mabibili natin yan for only 390 pesos. So, ulitin ko guys, ito ay galing sa Joyroom. At nandyan yung link ng kanilang Shopee page at ng kanilang Lazada page sa baba. Okay, so pag-usapan natin guys yung iba pang noticeable changes ng Realme 5i kung ikukumpara sa Realme 5. Una na dyan guys ay yung front camera ng Realme 5i. Ngayon, meron na lang siyang 8 megapixels. Yung Realme 5 ay merong 13 megapixels. So kung mahilig kang mag-selfie, medyo makakakita ka ng difference sa selfie camera ng Realme 5i dahil mas mababa na ngayon yung resolution. At pagdating sa screen, pare-pare sila pagdating sa resolution, pero yung laki lang ng screen medyo magkaiba. Realme 5i 6.52 inches, Realme 5 6.5 inches. So merong 0.02 inches na hindi mo na masyadong mapapansin. At yung screen to body ratio nila, yung Realme 5 ay 82.7% screen to body ratio. Yung Realme 5i 83.2% screen to body ratio. At isa pa sa mga napansin ko guys, itong case na ginagamit ko ngayon ay supposedly para sa Realme 5. Pero dahil same naman sila ng size, binili ko pa rin. So hindi naman ako nagkamali kasi same talaga dahil kasyang-kasya pa rin. Pero kung papansin niyo guys, dito sa baba, yung speaker grills ay hindi na saktong-sakto dun sa butas ng case ng Realme 5. So meron tayong konting difference na makikita sa design ng speaker grills ng Realme 5i kumpara sa Realme 5. So ito muna guys yung sample photos na nakunan ko dito sa Realme 5i camera. At ito pa yung noticeable changes na rumors pa lang guys, ay hindi pa confirmed, pero sasabihin ko na sa inyo. Pricing. Yung price ng Realme 5 na 3GB of RAM with 32GB of internal storage ay kapresyo ng Realme 5i na merong 4GB of RAM at 64GB of internal storage. So, makukuha natin
yung mas mataas na storage ng Realme 5i sa mas murang halaga. At kiniklaim din ng Realme na ito yung first quad camera smartphone sa price segment na to. Meron pa tong electronic image stabilization para sa price point niya. At ito rin yung first Snapdragon 665 sa price segment niya. So lahat yan guys, malalaman natin at mako-confirm natin sa official price reveal ng Realme dito sa Realme 5i sa January 29. Next week na yan. So abangan nyo guys. So, overall impression ko dito sa Realme 5i, una-una, design-wise, unique. Gustong-gusto ko yung design ng Realme 5i. Nag-standout siya sa previous Realme 5 series. Pagdating naman sa camera, nandun pa rin yung quad camera experience. So, very good. Hindi nila di-downgrade yung main camera sa likod. At pagdating sa display, kagaya na sinabi ko, okay lang. Ayos lang naman. Quality-wise, hindi very good. Pero considering yung price ng Realme 5i, ayos na ayos na yan. At lastly, yung price, hindi pa natin alam yung official price ng Realme 5i, pero mukhang promising pa rin dahil, you know, Realme yan eh. So, abangan natin yan sa January 29. So, yun muna guys yung kaya kong i-share tungkol dito sa Realme 5i. Sana nakatulong. Pero syempre, madami pa tayong pag-uusapan sa full review at comparison ng Realme 5i. So, abangan nyo yan sa mga susunod na linggo. So, yun muna. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews. We'll be right back.